So ito pa yung isang example, mga katumbok, kung saan mo magagamit yung kontra. Sabi kasi nung iba, ang hirap naman yata niyan. Every time na lang magko-kontra, mag-a-adjust ng tira. So paano na yung katulad daw yung mga ganitong tira? Yan. Yan, di ba? Ito yung preparasyon natin sa 7. May nakaharang dito ang bola. Hindi mo pwedeng padaanin dyan. Pag sinaltik mo naman, pwede. Pero sabihin natin, may nakaharang din dito. Hindi rin pwede saltik. So yung choice mo lang talaga is kontrahin. Papaganon. Yung pamato para mapunta siya dito. Okay? So ano yung gagawin nating sipat? Huwag ka nang mag-adjust. Bakit? Kasi malapit lang yung 6 mo sa object ball. Tapos yung 7 mo nandyan lang. Hindi mo naman siya kailangan gamitan ng puwersa o malakas na tira. Papakita ko sa inyo. Itapat mo lang ha. Normal lang na sipat. Katapat na ba sa tako? Tingnan niya mga katumbok ha. Hindi na ako nag-adjust dyan. Kasi itutula ko lang siya. Rektusan mo lang sa kanan, bandang ibabaw. Tingnan niya. Wala, hindi ako nag-adjust doon. Kasi nga, hindi mo naman kailangan pumuwersa. Sasablay ka doon pag ganito ang ginawa mo. Sasagad ko yung pectus ha, na medyo may diin o gigil. Hindi dapat pag nanggigil ka ganito yung mangyayari na may contract. Hindi ako mag-a-adjust ha. Sasagarin ko yung pectus. Ganyan na nga mangyayari. Yan ang madalas ko nakikita sa mga tinuturoan ko pag na-contra. Hindi pa kasi nila alam yung technique. Tulad ng sabi ko, hindi mo naman kailangan puwersahin yan. Hindi mo kailangan sagarin yung pectus niyan. Kailangan mo lang siyang itulak. Okay? Kaya na mag-adjust. Basta malambutan mo lang yung stroke mo. May follow through. Tingnan nyo ha. Hindi ako nag-a-adjust dyan. Kasi, hindi ko naman kailangan laksan. Tatakbo naman yan eh. Oh. Tingnan nyo? Ayan. Diba? So, yun lang. Ito pa yung isa na gusto kong malaman nyo pagdating sa kontra. Hindi kasi lahat ng tirang kontra makapalang sipat. Meron din pong manipis. Parang ang gulo na, no? Sabi, ano ba talaga katumbok? Makapal o manipis? Meron din pong manipis. Ito naman po yung tinatawag natin nagsiswerve yung pamato. Papakita ko po sa inyo ha kung ano yung nangyayari sa pamato kapag nagsiswerve siya. Tingnan niyo po. Titirahin ko yung tisa. Tapatan mo yung tisa. Yan. Titirahin ko siya doon sa pinakasentro ng tisa. Tapos, pasiswerving ko yung pamato. Titirahin ko siya sa bandang ilalim na may pectus agad sa kaliwa. Okay? So, yung swerve, isang term ko dyan, yung nasesemimase. Okay? Pakita ko sa inyo. Focus mo yung pamato, ha? Tirahin ko siya na medyo ilalim na may pectus sa kaliwa na sagad. Tapos, yung tira ko, soft lang o mahina lang para mag-swerve siya. Kita niya? Nag-gumanon siya, oh, di ba? Hindi siya dun tumama sa pinaka-sentra. Ulitin ko para mas makita niya. Nag-swerve siya pag hininaan mo lang na may pectus na sagad sa kaliwa. Medyo ilalim ng konti. Yun. Kita niya? Parang nasesemimase. Pero hindi ko naman siya minamase, di ba? Isa pa, para makita niyo. Kahit naka-flat yung planketa ko, tila niyo. Mag-aano yan, mag-serve yan. Di ba? So, magagamit yun. Let's say, ganito. Ayan, ganyan. Dito yung sa ace. Ito yung pamato. Doon ka na sa tapat. Gusto kong papuntahin yung pamato dito. Dito ko siya gusto papuntahin. So, kailangan natin ng swerve dyan para masagad mo yung kapit ng pamato papunta doon. So, saan ko dapat titirahin yung sa ace?
So, manipis naman ngayon. Dito ko siya titirahin. Okay? Dito. Dito ko patatamaan yung size. Tapatan mo. Dapat dito yung asinta ko. Okay? Kasi mag-serve yung pamato. Gaganon siya, oh. Pagpunta niya dito, pag-serve niya dito, pag gano'n na may pectus, sasagad yung pectus niya papunta doon. Tirahin ko na lang para mas magets niya. Hindi mo kakalimutan mag-tisa, lalo na magpe-pectus ka. Titirahin ko siya ng manipis, mga katumbok, dito ko asintahin. Para pag-serve ng pamato doon, eksakto yung itatama niya, kakapal siya. Para sumagad yung pectus dito. Okay? Tapatan mo yung tako ko, ha? Para makita nilang manipis yung sipat ko. Nga, mga katumbok, oh, manipis yung sipat ko. Pepektusan ko siya ng sagad. Medyo ilalim, kanan, para mag-swerve. Yan. Nasasagad ko yung pectus. Isa pa. Manipis yung sipat ko doon, ha? Manipis. Yan. Tingnan nyo maigi kung makikita lang sa camera yung swerve. Ayan, manipis yung sipat ko dyan. Sobra pa, oh. Sobra yung swerve. Isa pa. Ninipisan ko pa dapat, ibig sabihin. Dito. Yun. Sagad pa. Cover. At least may idea kayo, ha?